Nakakagimba na naman na balita mga netizens ang dapat nating tunghayan. Handa na ba kayo? Sa kasalukuyang panahon, nagiging mas mainit ang diskusyon hinggil sa isyu ng droga sa bansa. Lalo na't muling naging sentro ng usapin si Dr. Lorraine Badoy, isang kilalang personalidad na aktibong nagsusulong ng kampanya laban sa mga makakaliwang grupo. Nitong mga nagdaang araw, naging usap-usapan ang kanyang magapahayag na nagdidiin kay dati Congressman Migs Nograles kasama ang ilang mga kongresista na di umano may kinalaman sa paggamit ng ilegal na droga. Ayon kay Badoy, may mga impormasyon lumabas na hindi lamang ang maunitinan niyong mamamayan ang nasasangkot sa paggamit ng pinagbabawal na gamot, kundi pati na rin ang ilang mga mambabatas. Dahil dito, nanawagan siya ng drug testing para sa mga miyembro ng Kongreso upang masigurado ang mga leader naman sa hindi gumagamit ng bawal na gamot at upang ipakita na seryoso ang pamahalaan sa kampanya laban sa droga. Sa gitna ng usaping ito, maraming netizen sa pahayag ng kanilang opinion. May mga sumusuporta kay Badoy at naniniwalang nararapat lamang ang ipailalim sa drug test ang mga mababatas upang matatili ang integridad ng Kongreso. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing ang mga ganitong akusasyon ay nakakasira lamang sa imahe ng mga opisyal na gobyerno, lalo na kung walang sapat na ebidensya na magpapatunay dito. Ang isyu ng droga ay nananatiling isang malaking hamon para sa bansa. Ang kampanyang laban dito ay kailangan maipagpatuloy ng may patas at makatotohan ng pamamaraan. Sa harap ng mga akusasyon at pagtatanggol, nararapat lamang naman na igang katotohanan at mga ahensya ng gobyerno ay magkaisa sa pagsupo sa problema ng droga na matagal nang napapahirap sa ating lipunan. Tungkulin ang bawat opisyal ng gobyerno mula sa pinakamataas sa posisyon hanggang sa pinakauling miyembro ng Kongreso na binging huwaran sa kanilang mga sasakupan. Ang pagsasagawa ng drug test o ang kinakailangan ay isang hakbang tungo sa mas malinis at tapat na pamamahala. Ngunit mahalaga rin na ang mga akusasyon ay may kalakip na matibay na ebidensya at isinasagawa sa tamang proseso upang maiwasan ang pag-abuso sa kapangyarihan at pagsira sa reputasyon ng iba. JJ Suarez, Migs Nograles, at iba pa po raw mga congressman, mga kababayan. Dahil ang sabi nito si Dr. Lorraine Badoy, mga kababayan, na mayroon pa daw mga binulong si Cathy Binag, mga kababayan, sa kanya na mga kongresista, mga polveronic, mga kababayan, at ang ilan daw sa kanila ay nakikita daw niya ngayon sa Kongreso at nagbida-bida. At ang mga ito daw, mga kababayan, ay ang mga nanghaharas sa mga resource person. Kaya kung hindi daw talaga mga polveronic itong mga kongresistang ito, gaya ng binubulong ni Cathy Binag sa kanila, ay dapat magpa-drug test na! Oh, panoorin po natin, mga kababayan. Pero anong president natin? Buhay pa ba siya? Nararamdaman ba natin presence niya dito? Magkakapatayan na tayo dito, oh. Pero siya wala kang maririnig kahit na konti. At yung minsan lang siya magsalita, mali pa. Sumunod. Oh, minsan lang nagsalita, mga kababayan, mali pa. Ito tayo sa batas. Eh siya mismo hindi siya sumusunod. At saka yung mga tauhan niya, mga amuyong niya, hindi amuyong sumusunod. Bakit kaya? Baka totoo kasi na bangag siya. No? Bangag, oh. Kaya nga dapat, Mr. President, magpa-hair follicle test ka na. Sumunod ka sa mga hinihingi ng mga Pilipino, no? Are you even fit to lead this country? Kasi hanggang dito sa baba, nararamdaman namin ang incompetence at indifference mo at kung ano pang kapansanan na meron ka. Kapansanan? Loren, wag lang si Presidente magpa-hair follicle. Follicle, mga kababayan. Hair follicle, Jason sa... Drug test, dapat isama na niya si Secretary Abalos. Oh, Tambaluslos, Abalos. Isama sa DILG. Yeah. Dapat isama na rin niya si Ivan Uy. Ng si JJ Suarez. Oh, special mention si JJ Suarez, mga kababayan. Oh, si JJ Suarez, the congressman ng Quezon. Si Migs Nograles. Migs Nograles. Oh, special mention ka ni Dr. Lorraine Badoy. Magpa-hair follicle drug test na daw kayo. Dapat kasama rin niya, no? Kasi yes. Kapanaling. Dapat kasama rin niya si Conrado Estrella III. Yes. Nandar. Andami. Dapat kasama rin si Anton Lagdameo ng Special Assistant to the President. Anton Lagdameo na pinangalanan ni Cathy Binag, mga kababayan. Si Herman Chu. Si Laurel. Oh. Laurel. Pagkatapos, dapat... Lahat sila. Lahat sila. Si Tambaluslos, mga kababayan, Martin Lumualdez, dapat number one na ipa-drug test din, ha? Paratis. We saw that today in Congress, no? Nagbibidahan ang mga legislators kung sino yung pinaka-arrogante, sino yung may grave, yung sino mas magaling manangga at gumawa ng grave abuse of power. Grabe ka, bosado nyo itong mga nasa Kongreso, mga kababayan, no?
Kaya tama itong sinasabi ni Lauren Badoy. Magpa-drug test sila dahil baka tripping na yan ng mga bangag mga kababayan. Pati si Roque ha? Oh, hindi lang nakadalo sa hearing mga kababayan ng isang beses out of the 4 hearings. Dahil akala niya walang hearing noon Friday. Tapos akala din niya, meron siyang schedule dun sa hearing sa korte. Oh, ibang kaso po mga kababayan, kaya nag-excuse. Hindi tinanggap mga kababayan, gustong ipa-contempt. Gustong ipakulong sa Kongreso. Honest mistake ni Roque daw mga kababayan ha. Nag-apologize naman si Roque pero gusto nilang ipakulong na, which is, yan naman talaga ang gusto nila Dati-dati pa, gusto talaga nila ikulong yan doon sa Kongreso si Roque. Hindi nila makitaan ng mali mga kababayan sa kanilang pag-cross-examination dahil wala naman talaga. Sinet up lang yan si Roque. Kaya tiniknikal nila mga kababayan. Si Roque na isang human rights lawyer mga kababayan ha. Hinaras. Ano pa kaya tayo? Nga ordinaryong Pilipino. No, sino yung... At nakikita natin dito, no? For the past how many days? And this to me is the landmark of the Marcos administration. Hindi ito nangyayari in pockets lang. Parang tripping, no? This is happening all over the country. This is happening to powerful men with millions of followers like Pastor Kipoloy. It's happening to a former cabinet secretary of the Duterte administration. It's happening to the vice president. It's happening to the former president. You can bet it's happening to every citizen that they can do this to. No? So, kanina in nakita natin sa Kongreso yung sinabi ni Ron Salo, no? Dati alam ko may prinsipyo 'yan. Wala pala, no? Talagang wala na talaga. Eto mga kababayan ha, yung congressman na nagpa-contempt kay Roque. Ninong pa niya sa kasal si Roque. Professor pa niya sa law. Pinakontempt mga kababayan. Dapat din ipa-drug test yun, hair follicle mga kababayan. Ipapakulong mo dahil hindi lang nakadalo. Dahil nagkamali akala niya mayroon siyang hearing nung araw na iyon sa ibang korte. At humingi naman na sorry. Ganyan na baka walang consideration dyan sa Kongreso? At isa pa, imbitado lang siya mga kababayan, invited. Hindi po siya pinasapina ha? Tira dyan sa Kongreso na yan. So ang sinabi niya, case folks kung bakit niya isa cite for contempt. At ano pa ginandahan pa niya, sinabi niya dahil ninong kita, dahil nopang, di ba? So paano kung hindi ninong? Paano kung kalaban? Mabubulok ka dyan sa mga kababayan sa Congress? Makukontent ka? Because he was exercising his right to free expression. Paano yung ilang million, 119,999-something Filipinos na hindi mo ninong at hindi mo law professor, Salo? At ano pa, at kasamahan pa niyan dati sa Congress dahil dating congressman yan si Roque Ano yun? Mabubulok na lang sila sa detention center. Ibig sabihin, kailangan magpasalamat pa si spokesman. Dapat i-drug test din ito si Salo mga kababayan. Dahil anti-tripping din Sabi ni Cathy B, binulong kay Lauren Badoy na marami rin daw polvoronic dyan. Okay sa'yo. Diba? Dahil 24 hours lang. Ganyan na kawalang North Compass itong mga ito. Wala nang moralidad. Itong mga nandito nakaupo sa gobyerno, katulad nitong sila Marvin, sila Torres, sila Abalos, mukha na sila na mismo ang bibigat na... Kung ano ang puno mga kababayan, siya rin ang bunga. Kung ano ang head, siya rin ang mga galamay. Mga buwaya. Ang mga kamay at wala nang North Compass. Kung ano na sinasabi sa Kongreso, mali-mali na, hindi pa nahihiya. Itong si Abalos, Marbil, si Diwata, at yan pong isa na sa Davao. Andiyan na meron ng inassign sa Davao na hindi naman taga Davao. Video na evidence and it cannot lie. And yet hayagan sasabihin nila that who's that police colonel Santiago? He was saying something like nag-ask kami ng permission ng maayos, 'di ba? But we had video proof, we had visual proof. No, and we had the testimonies of the IPs, yung marahas na ginawa ng PNP under Torre, tripping. Under Marbil, under Abalos, under Bongbong Marcos. Tsaka natatandaan niyo yung kaso ni Teves mga kababayan, di ba galit na galit tayo doon kay Calvo Teves sa Calvo. Tapos ngayon nagdadalawang isip na tayo mga kababayan na pwede ngang na set up siya, na frame up.
Oh, natripan ng mga bangag mga kababayan. Ewan lang natin ha. Wala tayong kinakampihan dahil alam natin si Tevez ay medyo ano din yun eh. Pero onding history iyon. Pero sa mga nangyayari ngayon, bukang mag-iisip ka talaga. Pero yun talagang kay Bantag mga kababayan. Ay, convinced tayo na talagang may hocus pocus doon, di ba? Oh, bakit naman siya papatay ni Bantag, di ba? Na coincidentally mga kababayan, yung si Percy Lapid ay ano, pinatay under the Marcos administration, hindi naman under the Duterte administration. Tapos ang pinagbibintangan nila mga kababayan ay yung kampo daw ng mga Duterte dahil binanatan daw ang mga Duterte, na which is bago namatay si Percy Lapid, binanatan niya ang mga Marcos. And again, but at in-expose niya ang iba't ibang baho ng mga Marcos pati sa First Lady. I see past all of them and I see Bongbong Marcos. Napakalagim ng Marcos presidency. Malagim. And once again, no, this is the worst president that this country has ever had. Oh, agree na kami, worse than Pinoy mga kababayan ito si BBM mga kababayan din. Si Pinoy nag-iisa lang eh. Ito mga kababayan, tatlo times 3 sila mga ewan na natin ha. Baka ano, magalit sila. Basta worst, tatlong ulo. Oh. And you know what I think? Why? Because he is, and if I think it is true because he has not said otherwise, that he is under the grip of a very powerful illegal substance, cocaine. Illegal substance. Cocaine. Ito na yung nangyari sa ating bansa. And sinabi din ni Cathy Binag na ang ating mga leaders na sa cabinet, sampo daw dyan. Kajaming, ni Bongbong Marcos. Sinabi niya sa amin, Ofka, mga pangalan ng mga kongresista. Oh, sino? Pati mga kongresista. Kaya pala, ang mga kongresista ngayon parang mga bangag, no? Nantitripping ng kanilang mga resource person. Na mga, meron doon nakapila doon sa mga nang-aabuso sa atin sa SMNI at sa KOJC. Mga cocaine addicts. Cocaine addicts, sabi ni Katibinag, mga kababayan. Umanda kayo, lalabas din yan. Yan ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Grabing pulmuronic, mga kababayan, na mga opisyalis ng gobyerno. So, ano pang pag-asa natin na mapapamunuan tayo ng maayos kung pulveronic ang mga namumuno? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below. Dahil po mga kababayan, tinamaan itong bangag administration sa panukalang batas si Pulong Duterte na isailalim sa mandatory drug test itong mga elected officials kasama na ang presidente. Ay ngayon, ginantihan ng mga demonyo itong si Paolo Pulong Duterte mga kababayan. Na kung dati-rate, mayroong Las Cañas at Matubato. Ngayon naman mga kababayan, mayroon na silang Jamie Guban. At dinadawit po ang pangalan ni Pulong mga kababayan sa droga na nangyari pa noong 2019 na ang nagdawit naman sa kanya ay itong prime suspect pa mga kababayan. Na unang-una, ang taong ito is nothing to lose na po mga kababayan ha. Dahil hindi na po ito makakalaya eh. Daan-daang kilong droga ang nasabat sa kanya mga kababayan at siya ang primary suspect. Kaya kung magdadawit man siya ng kahit na sino, kahit pa isampahan siya ng cyber libel, ay irrelevant na po yan mga kababayan dahil mabubulok na siya sa bilangguan eh. Kahit sampahan pa siya ng libel ni Pulong eh, wala na po yung kwenta. At eto naman, ang ipinresenta nitong sinatamba sa Kongreso para siraan si Pulong Duterte. Natuting po mga kababayan, wala na pong kredibilidad ang taong ito eh dahil ilang beses sa po itong papalit-palit ng statement at binuhay lang nila ang isyong ito para sirain si Pulong. Panoorin niyo po. Itinawit ng isang dating customs intelligence officer ang ilang miyembro ng bantay salakay yan mga kababayan eh. Customs Intelligence Officer na siya pala ang number one na nagpapalusot ng droga. Pamilya Duterte, kaugnay sa shipment ng shabu na nadiskubre sa loob ng magnetic lifters noong 2018. Oh, 2018 pa! Matagal na ito nakulong mga kababayan. Tapos ngayon, bigla-biglang dinawit ang pangalan ni Pulong at saka ni Manscarpio. Fishy ba masyado? Yan si Marian Enriquez. Sinimulan na kanina ang unang pagdinig ng binuong etong the same people mga kababayan oh, etong the same crocodiles ang committee sa kamera para mga bata ni Tambalusclos illegal na droga at extrajudicial killings. Yun si Don Gonzales o yung super traitor mga kababayan na taga Pilipilaban pa yan dati. Etong si Barbers mga kababayan na krusada daw laban sa droga. Hello, kung krusada ka laban sa droga,
Ipikit mata mga kababayan sa isyu ng presidente na number one po na nasasabit ngayon sa kontrobersiya sa droga. Barbers, gusto mo gupitan kita? Akala namin barbers ka. Sige, gupitan mo nga ng buhok ang Pangulo tapos ipa-hair follicle drug test mo ang nagupit mo, barbers! Ginanap yan sa Bacolor, Pampanga dahil malapit doon ang mga pogo at illegal na droga na nadiskubre sa Mexico. Oh, tapos apat na committee talaga ang kanilang ano, mga kababayan, no? Combine, full force sila mga kababayan dahil ang inibisregahan ha, puro ang yung dinidikit nila na issue sa dating presidente, oh, sa dating administrasyon. Pogo, itong EJK, itong sinasabi nilang droga na nasabat daw sa magnetic lifter na sinasabit nila ngayon lang ang pangalan ni Pulong. At yung iba pang mga extrajudicial killing, ganyan. Oh. Bago pa man matalakay ang pogo, hinilabas bilang testigo si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guba. Kabilang siya sa nakadiskubre sa Shabu na natagpuan sa... At obserbahan niyo mga kababayan ha kung paano siya magsasalita, diba? Halata-halata masyado na rehearsed. Oh, parang memoriado ba? Oh, tapos, ang ma-acting mga kababayan na pilit na pilit at hindi magaling ang pagka-acting. Support of Manila noong 2018 na nagkakahalaga ng 6.8 billion pesos. Mm. Ang revelasyon niya, ang may-ari raw ng Shabu shipment ay ilang miyembro ng pamilya Duterte. See? Bigla-bigla mga kababayan, sinabit ang mga Duterte. Hello? Kung iisipin nyo talaga mabuti ha, eto mga Duterte ang number one nakikipaglaban sa droga. At unang-una, kung sila man ang may-ari niyan, ilumusot na yan. At pangalawa, kung mga durugista pa itong mga Duterte, ay sobrang yaman na sana nila. Namumuhay na sana sa karangyaan. Itingnan mo, ito si dating Pangulong Digong, si Napulong. Simple ang pamumuhay. Hindi nga nakatira sa mansyon, Ang bahay nila mga kababayan ay simple lang. At pangatlo, dapat sana, dati pa lumabas na ang pangalan ng mga ito. Eh bakit umabot pa ngayong panahon ng rehimen ng Marcos Jr. na kung saan nasasabit itong presidente sa pangalan ng droga? Kaya ang logical lang po na eksplanasyon dito mga kababayan, eto na ang ganti ng mga dorogista dito sa mga Duterte. Galit na galit ang mga dorogista mga kababayan dahil nasabat nga . Hindi naman natin pagkakailahan na itong mga Duterte ang siyang sumira talaga sa drug industry sa Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Digong. Eto na ang kanilang ganti mga kababayan. Binabalikan na nila itong mga Duterte. Pati ang ilang malalapit na opisyal sa kanila. Noong tinatalakay daw ito sa Senado, pinagbantaan umano siya ng isang Paul Gutierrez na huwag banggitin ang pangalan ng mga nasa... Ito na ang bagong Matubato at Las Cañas mga kababayan. Tuloy-tuloy po akong... Dinodoro. Tingnan nyo ha, obserbahan nyo yung mata mga kababayan ha. Kapag mga sinungaling mga kababayan at nag-memorize ng script, parang ang likot ng mata, parang ano ba yung susunod na script ko o ganyan. Tingnan nyo. Jimmy, pag binanggit ko ang pangalan na to, pag binanggit mo to, memorize. Ano ba yung... Mamatay ka. Alam nyo po ba kung sino yung mga tao Na scripted. Si Pulong. Dinamay na pangalan ni Pulong dahil gusto ni Pulong pa-hair follicle drug test pati ang presidente. Pati ang asawa ni VP Sara mga kababayan, syempre, kung saktan mo ang asawa, masasaktan din si VP Sara. Si Mike Liang. At ang sabi niya pa, mga kaibigan ang likot niya ng mata, Bini, ang likot ng mata. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Tapos tuwing mga kababayan, ilang beses na yan nagpalit-palit ng statement simula nung nahuli yan. At bakit dyan talaga siya? Nagpasabog sa mga kababayan, sa Kongreso, dyan kay Tamba. At pinick up ng media mga kababayan, lahat ng mainstream media, sirang-sira na ang pangalan ni Pulong pero hindi naniniwala ang sambayan ng Pilipino. Ang naniniwala lang dito mga kababayan ay eto lang mga bibingag, mga suporta ng babangag mga kababayan at saka mga dilawan, pulahan, mga rebelde at mga anti-Duterte. Convince sila, tingnan mo pero ang katotohanan mga kababayan, common sense will tell you na ito ay isang demolition job laban sa mga Duterte at ganti yan ng mga dorogista na sinasakyan naman ng mga kalaban ngayon sa politika. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. No. Sino si Attorney Man Scarpio? Wang maangan pa, sino si Attorney Man Scarpio? Easy. As if no, hindi kilala. Ito mga
script ng mga buwaya, mga kababayan. Oh, tingnan niyo lang ang anong ganun. Husband of then Mayor Sara Duterte, now Vice President, Your Honor. Nirecount? Sino ba hindi nakakakilala kay Mascarpio? O binawi ni Guban noong 2023 ang una niyang pahayag kung saan tinuturo niya. Oh, nirecount niya ang statement niya dati. Nagbago na ano. Ngayon, nagbago na naman. Nating tulos ang ungas na yan, mga kababayan, ay dahil reclusion perpetua na yan kakaharapin niyan. Tunay-tunilada ang droga. Tunilada ba yan? O libu-libong kilo. Niya, si dating Colonel Eduardo Acerto na may kinalaman sa Shabu shipment. Ang masakit daw para kay... Masakit pa? Guban ay siya na nga ang nakadiskubre sa shipment. Siya pa daw ang nakadiskubre dahil natiktikan ka eh. Hindi nila maisaan si Digong, mga kababayan. Matagal na siguro yung gawain niya. O, ngayon, huli. Tapos, 6 years later, mga kababayan, na hindi na si Duterte, ginantihan si Digong, sinabit ang Paraw anak. Paraw ang nakulong. Duda naman ang ilang kongresista sa paiba-ibang testimonya niya. Paano kami maniniwala sa'yo? Mabuti naman, at duda ito ha, pero ewan lang natin itong duda niya. Dahil itong si Abante, alam naman natin ito ang affiliation nito, mga makakaliwa. Dahil tinatakot ako nila during that time. Oh, siguro. Ay, sige Duda, para maka-explain. Oh, para ma-explain itong taong ito, mga kababayan. Pick up in your media. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. So, tapos ang reason niya, mga kababayan, na dinadawit niya sa pulong, dahil sinabi daw sa kanya, hearsay. Hindi po yan matatanggap sa korte, mga kababayan. Not unless nakita mo talaga na, andyan si Pulong. Lalong-lalo na ang testimonya, mga kababayan, ay galing dito sa ilang beses nang papalit-palit ng statement. Ngayon po, ang tamang panahon. Ang pumapatol lang dyan, mga kababayan, nga bobo. Kagaya dyan sa Kongreso. Dahil kung talagang credible ang witness ito, mga kababayan, andun na yan sa korte. Nahuli na sina Pulong at sina Mascarpio. Inantay ko po, Your Honor. Itinanggi naman ni dating DENR Secretary Benny Antiporda ang paratang na nanguna siya sa pag-release ng Shabu shipment. Kailanman ay hindi raw niya nakausap o nakasama sina Pulong, Carpio at Yang. Tapos eto, mga kababayan, na convince na convince ang mga anti Duterte dito. Walang connection. Ito ang gagamitin naman nila paulit-ulit, mga kababayan, dyan sa mga comments. Hey, nagtataka ako bakit ganyan ginagawa sa akin. Kasi we all know na nakakulong nga siya at gusto niyang masave siya sa pagkakakulong niya. Dapat bitay na yun, no? Sa China, mga kababayan, at sa ibang lugar, wala na. Singapore at saka Indonesia, bitay na yun, matagal na. Gawa niya ng paraan na tama, huwag na siyang mandamay ng taong walang kasalanan. Nananabla eh. Sa hiwalay na pahayag ni Pulong, itinanggi niyang kakilala niya si Guban. Wala raw silang anumang transaksyon o ugnayan, kaya wala raw rason na pagbantaan niya si Guban. Malinaw rin daw na walang kredibilidad si Guban. Correct. At walang basihan ang kanyang pahayag. For sure, mga kababayan, yan ang gagamitin ni Trillanes doon sa kaso niya kay Pulong Duterte at Mascarpio. Si Gutierrez naman sinabing hindi niya personal na kilala ang mga Duterte, kahit si Michael Yang. Hindi rin daw niya personal o professional na kakilala si Guban noong nasa customs beat pa siya. Hindi pa naman nagbibigay ng pahayag ang iba pang dinadawi ni Guban. Aasikasuhin na raw ng quad... Alam namin ang purpose niyan eh. Black propaganda lang yan, mga kababayan. Wala rin niyang kapatutunguhan. Na maisailalim sa witness protection program at mailipat ang kustodiya sa kamera ni Guban. Yan ang purpose niyan, mga kababayan. Kahit pa itong clear na suspect, ha? Clear na suspect to, yung taong iyon. Ginagamit niya yun ng bangag administration, mga kababayan, para atakihin ang mga Duterte. Tapos, ang kapalit, ilalagay sa witness protection program. Sasabihin na, whistleblower. Tapos, bilang kapalit, exempted sa kaso. Makakalaya ang durogista! Diyos mio, para igiit lang ang mga Duterte. Ay, naman, babangag talaga, di ba? Pero sa ngayon, siniguro ng Bureau of Corrections ang kaligtasan ni Guban sa Bilibid. Tuloy-tuloy po akong... Nagsisinungaling! Anong masasabi niya dito, mga kababayan, sa bago na namang pautot ng mga demonyo sa Kongreso? Post the comments below.
Hiling lamang ng lahat ay ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga balitang aming inihahain. At netizens, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka pa lamang ay mag-subscribe ka na upang maging updated sa mga susunod pang mga ulat. Ang inyo ding mga saloobin at mga reaksyon ay bukas lamang para sa atin ding pagnilay-nilayan. At sa susunod muli.